Hello, hello everyone. So today, gagawa tayo ng special na tibok tibok. It is not just an ordinary tibok tibok, pero something special. Good for your merienda, good for your family, and then also good for business. Okay, so finish this video and you're going to have a good business. Okay, especially that this tibok tibok that I'm going to share to you is something special. There is a toppings na leche flan, na no steam. Okay, so sisimulan na natin by doing or making latik. So yung latik, actually, ginagawa ko siya the day before or a night before para lesser yung time na magagamit natin sa paggawa ng tibok-tibok. So, para mas mabilis, okay? So, actually, inaantok na ako anong oras na gabi na. Para ito, ready na para sa kinabukasan na gagawa ako ng tibok-tibok. So, ayan. So, itong gata na gawa kong latik ay out of fresh coconut, yung buko. So, pumunta ako sa palengke, nagpakudkod bang time dun. Okay, so, dalawang medium na niyog, tapos yung hot water is about 6 cups of hot water. Okay, 4 to 6 cups. Okay, so, ayan na. Okay, kung natatabangan kayo dun sa 6 cups of hot water, pwede naman na 4 cups of hot water ang gagawin nyo sa pagpiga ng gata. So, ito yung unang piga. Okay. So, ito, halo-halo lang. Over a slow fire hanggang magiging latik siya, hanggang magkaroon siya ng sarili niyang mantika. Actually, mabango-bango na ng konti. So, kunting tiyaga lang and then matatapos din natin ito. Okay. Speaking of tibok-tibok, ang tibok-tibok actually ay Kapampangan recipe. Ang ginagamit nila is carabao's milk. Pero ang gagawin natin today, ang gagamitin natin ay fresh milk. Diba? So, pwede rin din yan. So, ang tibok-tibok actually is parang mahablangka lang. Kaso, yung mahablangka, ang gamit nila is coconut milk. Diba? Pero ito, gagawa tayo ng milk pudding. Yon o, may mantika na siya, ang dami o, mabango-bango na siya. Okay? Oh, so, hintayin lang natin ito na maging brown, golden brown actually. And then, ito na nga, strain natin and set aside, save the langis and save the latik. So, in another container, we're going to have this 4 cups of glutinous rice. Actually, pwede rin yung rice flour, pero I prefer and I advise and I suggest for you to use the glutinous rice para mas smooth, diba? Pati yung texture mismo, smooth siya, diba? Magandang tingnan at saka mas masarap. Oh, diba? So, ito, dadagdagan natin siya ng ilang cups na water? 4 to 6 cups of water. So, yung ginamit ko dito is, 6 cups of water. Pero, depende pa rin sa inyo. Kung gusto nyo ng mas malapot, 4 cups of hot water. Okay, mararamdaman din naman ninyo yan while you mix. So, ang gagawin natin, the best thing that we need to do is that gradually na pag-add ng hot water o kaya warm water dito sa mixture natin para matansya natin yung tubig. Baka masobrahan, diba? As I said a while ago, itong recipe na to, gumamit ako ng 6 cups of hot water. Okay. Bawasan nyo yan kung gusto nyo gawin nyo yung 4 cups. Pwede rin naman. Okay? So, ayan, halo-halo lang hanggang ma-dissolve lahat ng glutinous rice. At saka ma-mix ng maigi ng mabuti, diba? While adding the hot water or warm water gradually, diba? Ayan. Masarap to. Gustong-gusto ng mga bata.
Diba? Kulang pa nga nila yung isang tab. Diba? So, actually, you can sell that, yung tab ng 120 per tab. Yung tab na gagamitin natin is 650 ml. 650 na tab. Kung tab ang gagamitin yung paglalako, pwede naman bilao. Okay, ito, another container naman, diba? Tapos na natin yung glutinous rice with water. Ito naman, cornstarch na isang cup. 1 cup of cornstarch, you add 2 cups of water. Alright. So, mix lang natin ito hanggang sa matunaw at mahalo ng maigi yung cornstarch. So, tapos na si cornstarch. Ito naman si gatas. Si gatas, ang gagamitin ko ay si full cream milk. Okay, papainit natin siya. Papainit lang, huwag mong pakuluan ah, paiinit lang. Gamit ko ay double broiler para kontrolado yung init niya, di ba? So, papainit lang natin yan. So, habang pinapainit natin si gatas, ito na si kawali. Magluluto na talaga tayo ng tibok-tibok. Pero, wait a minute, may gagawin pa tayo. So, itong kawali na to, hindi ko pa inaapuyan yan yung kalan. So, ay grease. So, kailangan grease natin yung kawali natin para hindi madikit yung mixture natin mamaya. Okay, so yung ginagamit kong pang-grease dyan ay yung latik oil. O, diba? So, actually, lahat ng containers, you grease it. So, grease natin yung baking pan. Kung sa baking pan yung ilalagay mamaya, kung sa bilao at gumamit kayo ng dahon ng saging, grease nyo lahat. O, diba? Gamit yung latik oil. So, ayan. So, ready na. Okay? So, ayan. Madali lang itong gawin. Okay, tapusin ang video and you will learn. Okay. May iba't ibang mga klaseng versions ng tibok-tibok. Baka, maybe, ikaw meron din version. Okay, diba? Pa-share naman, diba? So, ready na tayo. And then, we will pour already the mixture, yung glutinous rice and water mixture natin. Ang una nating iluluto dito sa kawali. Okay, so, once na pinour na natin yan, aapuyan na natin yung kalan over a slow fire. Okay, so mix lang natin para lahat ng glutinous rice mapunta dyan. Walang masasayang. Diba? So, halo-halo lang ito eh. Halo-halo lang, halo-halo lang. Yun lang naman ang technique nito. Make sure na hindi siya masusunog. Kaya nga, over low fire. Okay. Right, sige. Sinaside pa talaga. Kasi sayang naman, di ba? Okay. So, ayan. Halo-halo lang. So, hanggang lumapot ng konti, di ba? Okay. So, we will halo this one. We will mix this one para hindi mabuo-buo. Magbuo-buo. If you find na nagbuo-buo doon sa ilalim, bilisan nyo lang ang pag-beat. Okay? So, ayan. So, actually, asukal. Okay, actually, dadagdagan natin ito mamaya ng asukal at mga kung ano-ano pang mga ingredients natin dyan. Basta ihalo-halo lang muna natin siya, okay? Alright. Yan, oh. Pumupunta siya talaga dyan sa gilid. And then, take note, hindi talaga siya dumidikit doon sa gilid, oh. Yung first try ko na nagluto ng tibok-tibok, hindi ko siya nilagyan ng oil or hindi ko siya nag-grease. Then, ang hirap talaga. Dumidikit siya dyan. Okay, so ayan. So, actually, pwede na yan. Ready na yan. Nalalagyan ng gatas. So, I will put off muna yung kalan. So, patayin yung apoy, asikasuhin si gatas. So, balay, yan yung timer ninyo. Kung mainit na si gatas, patayin, idagdag dito. Okay, so halo-halo lang din yan. So, over a slow fire ulit. So, halo-halo. Saglit lang hanggang mahalo ng maayos yan. Diba? Okay, puting-puti siya. Ayan. So,
Ayan, slow fire o kaya patayin si apoy para asikasuhin natin si, wala kong assistant eh, asikasuhin natin si kalahating gatas. Kung may assistant kayo, naghalo-halo siya doon, ikaw inaasikaso mo naman si gatas. Ano tong hinahalo ko kay gatas? Ito yung Angel All-Purpose Cream. Diba, pwede naman yung Nestle cream na chilled. So, chilled na actually si Angel All-Purpose Cream natin. Chilled overnight. Para mas maayos yung consistency at yung volume mas marami. Diba? Ayan, so halo lang natin siya. Maganda yung kung gamitin nyo yung whisk na panghalo, pero ako kutsara yung ginamit ko. So, okay lang din yan. So, etong mixture na to, ihahalo na natin doon sa niluluto natin. So, aapuyan ko ulit. Sabi ko, wala akong assistant. Kaya ganyan. Patay sindi yung apoy. Kasi kailangan kasi may naghahalo dyan, diba? Para hindi siya masunog. Ayan. So, etong dinadagdag ko na naman is yung latik oil. O, diba? Marami yung oil. So, dadagdag natin yan. So, yung oil, nagkadagdag ng texture na smooth and then good smell, good aroma. Diba? So, actually, malapit-lapit na ito. Okay. When it comes to asukal, nakalimutan ko i-video kanina yung asukal. Pero yung asukal na dinagdag ko dito is 1.5 cup of white sugar. Pwede rin naman i-increase yan. Depende dun sa panlasa nyo. Pwede naman gawin na 2 cups of white sugar. Pero as I said, ang ginamit ko dito sa recipe nito is 1.5. Pero sa iba ko lang yun. Kasi, diba, may mga tao na sweet tooth talaga. Okay. So, ang gagawin natin, the best thing that we need to do is to add muna 1 cup of white sugar. And then, tikman ninyo kung maayos ba yung asukal niya. Kung nag-aalanganin kayo at kulang talaga, dagdagan nyo pa hanggang ma-achieve ninyo yung gusto ninyong timpla. O, diba? O, by the way, meron din siyang asin. Actually, asin na 1 tablespoon. No, hindi 1 tablespoon. Sobra naman kung 1 tablespoon na asin. 1 teaspoon lang ng asin. Sorry naman, diba? So, ulitin ko, dinagdagan ko na rin siya ng 1 teaspoon na asin or a pinch of salt. Okay lang. Magkaroon lang ng lasa. Diba? Diba? Ang asin, it adds life to your cooking. Diba? Alright. So, actually, ang hinihintay lang natin dito, see? Malapot na siya. Ang hinihintay lang ng dito is yung pagtibok-tibok nito. So, over a slow fire pa rin, pero once in a while, medium fire, and then once in a while, malakas na apoy. Okay, pero make sure na saglit lang pag gagawin ninyong malakas yung apoy. Okay, baka kasi masunog, sisihin nyo pa ako, diba? So, lakasan ko na ng konti yung apoy, and then ma-observe ninyo may tibok-tibok na yan mamaya. Okay. Okay, so medium fire ulit, parang ganun. Pag mainit na siya, masyado, wag naman masyado kasi masunog. So, mararamdaman mo yan pag ikaw yung nagluluto, ikaw yung naghahalo kung kailan slow fire, kung kailan medium fire. O yan, nagtibok-tibok na. Okay, yun, diba? So, kung nagtitibok-tibok na yan, yun. Nagtitibok-tibok na yan, ibig sabihin, ready na siya. Diba? So, ito, kailangan mabilis na ilalagay natin sa container kasi mag-film yung ibabaw niya. So, yun. O, diba? Ready na siya. O, diba? Masarap to, promise. Gustong-gusto ng mga bata. Gustong-gusto ng mga kumakain to. Yun. So, ito, gagawin ko siyang negosyo. Kaya, itong tabs ang gagamitin ko. So, grease na actually yan. So, kailangan bilisan. Pero, ang hirap talaga pag dito mo ilalagay. Kaya, hindi maayos yung tap niya. Nag-film siya kaagad. Pero, okay lang din kasi may ilalagay pa tayo dyan sa tap para magiging presentable naman. Diba? So, ayan.
So, ilalagay lang natin siya dyan. So, it depends sa inyo kung gaano kakapal yung ilalagay nyong tibok-tibok dyan. Diba? Kung mas manipis, edi alright. So, actually, nakagawa ako ng 10 tubs. Okay? So, kung gusto nyong mas manipis pa yung tibok-tibok niya, okay lang din. O kaya yung tub na gagamitin nyo is yung mas manipis. Mas makakarami kayo. Alright? So, ayan. See, hindi masyadong smooth yung top niya kasi mabagal ako maglagay. Kasi parang messy kasi. So, ayan. So, ito na yung leche flan natin. So, sa isang container. Actually, kawali na to eh. So, hindi ko pa siya inaapuyan. Pero, bago ko, ihalo yung mga ingredients, hindi ko muna siya inaapuyan sa isang kawali. So, sa sa recipe na to, gumamit ako ng 2 malalaking evaporada na angel. And then, 1 malaking condensed. And then, 1 cup of sugar. Okay, you can lessen the sugar according to your taste. Okay, and then also 2 egg yolks. So, yan, halo-halo ko muna siya bago ko siya aapuyan. Pero wait a minute, meron pa akong dinagdag jelly powder. About 2 tablespoons of jelly powder, nilagay ko muna sa 1 cup. And then, I add a little of evap. And then, dinissolve ko muna yung jelly powder bago ko siya nilagay dito. Ayan. So, actually, we will not bring this to a boil. Actually, nearly boil lang. Okay? Nearly boil. Yung malapit nang mag-boil, saka na lang masasabi natin na okay na siya. So, I think okay na yan. So, oh, wait. Yeah, I almost forgot to add, latik muna doon sa ibabaw ng ating tibok-tibok bago natin ilalagay yung ating leche flan. Okay. Nakalimutan ko to kanina na ilagay bago ako nagluto ng leche flan. Ay nako, bilis-bilisan mo dyan at yung leche flan natin ay magsasettle na kasi may jelly yun. O, diba? Nako, self, bilis-bilisan mo. Ayan, okay na siya. So, yan, lalagyan na natin ng leche flan doon sa ibabaw niya. So, it depends talaga sa inyo kung ano yung mas makapal, yung tibok-tibok o kaya yung leche flan. Pero sa recipe na to, mas makapal talaga yung tibok-tibok niya. Okay. So, yan. Lagay na natin over the top. Diba? Yung iba kasi yung toppings lang nila is pwedeng cheese. Diba? So, why not coconut? Actually, pwede naman magdagdag ng cheese dyan eh. Kasi yung cheese, it goes also with leche flan, diba? Next time. Yan. So, lagay lang dyan. Actually, namuumuo na yung leche flan ko. Mabilis. Ayan, yung itsura niya. Yung huling kong nilagay, nagkakaganyan yung itsura. Pero don't worry, lalagyan natin ng caramel yan. So, ito na nga yung caramel. So, I added 2 cups of sugar. Diba? Marami ba masyadong sugar natin? So, it's up to you talaga kung gaano karami yung sugar natin. So, yung description below, lalagay ko doon yung recipe ko. Okay? Ayun. So, yung caramel natin, hanggang magiging ganyan yung itsura, dadagdagan natin yan ng cornstarch water mixture natin. So, 2 tablespoons of cornstarch into 1 cup of water. Of hot water. Gradually na idadagdag. And then, ihahalo natin continuous na halo-halo hanggang magiging ganyan yung itsura niya. So, we will pour it over our tibok-tibok leche flan. Yung caramel natin. O, diba? Ah, pakasarap. So, thin layer only of the sugar. Yun. Diba? Ang sarap tingnan. O, diba? So, yung top niya, finish naman. Yung toppings niya, maganda yung finish niya, diba? Smooth finish, diba? Kitang-kita pa ng konti yung ating latik. So, ayan.
So, ready to sell na ito. So, I'm selling this for about 120 pesos per tub. So, depende talaga sa inyo. Negosyo muna tayo, diba? So, sa mga nanay dyan, well, we have another addition sa ating pangnegosyo. So, ayan yung itsura niya. So, mas makapal talaga yung tibuk-tibuk na ginawa ko. So, it's up to you kung mas makabal yung tibuk-tibuk o kaya yung leche flan. Oh, thank you for watching First Blossom. Tibuk-tibuk. Mag-subscribe naman kayo.